isang mapagpalang araw po. Welcome po sa Hold the Line, Brother Police Senior Master Sergeant Ralph Demones. Araw po ngayon ng Miyerkules, July 2, 2020. At napakaganda po ng gospel sa araw na ito. Ito po itong pultoon sa isang paralitikong dinala kay Jesus para pagalingin. Sabi po dito sa Mateo 9:1-8, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Diba? Nakita ng Diyos ang pananampalataya o ang pananalig nitong paralitiko na ito. Kaya siya ay pinagaling at pinatawad. Si mga kapatid, ha? Hindi sinabi ng Diyos kagad na magaling ka na, pinatawad mo na ang sinabi ng Panginoon. Unang aspect o unang aspeto na gusto natin tumbukin dito, may nagdala kay Kristo, ay may nagdala sa paralitiko kay Kristo. Yung paralitiko nasa higaan, hindi siya makakapunta kay Kristo. Pero may mga taong nagmamahal sa kanya na nagdala, dinala itong paralitiko kay Kristo, inilapit. Yung unang tanong, ikaw ba yung paralitiko na may sakit na kailangan mo lumapit kay Kristo? At kailangan mo itong mga tao nito na maglalapit sa'yo? O ikaw yung pinagpala, ikaw yung bahagi ng team, ng grupo na magdadala ng isang paralitiko kay Kristo. Asan ka doon? Ikaw ba yung pagagalingin ni Kristo o ikaw yung magaling na na magdadala ng isang may sakit? Diba? Yun yung unang puntos na gusto nating tanungin sa ating sarili. Second question, yung paralitiko, kapatid, hindi sinabihan ng Diyos na magaling ka na. Ang sabi ng Diyos, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Napakaganda. Maaaring may dalawang sakit ang paralitiko sa araw na iyon. Unang-una, baka may sakit siya spiritually. Kaya, yun yung naging bunga ng kanyang physical na sakit. Maaaring may nagawa itong mali, kasalanan. Kaya ang sinabi ng Diyos, hindi niya muna sinabi na physically you are healed. Kundi sinabi niya, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Second question sa atin sa hamon, sa araw na ito, may dala-dala ba tayong kasalanan na gusto natin i-erase o i-alay sa Panginoon? Ito yung pagkakataon. Tulad ng paralitiko, sasabihin din sa iyo ng Diyos, pinapatawad na kita sa iyong mga kasalanan. At ito yung pangatlong puntos na gusto natin bigyan ng maganda-gandang importansya. After pagalingin ni Kristo yung paralitiko, may sinabi siya tatlong bagay. Sabi niya dito, at sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tatlo, ha? Sabi dito, tumindig ka, raise up, tapos kunin mo yung higaan mo, then umuwi ka sa inyo. Sabi niya dito, tumindig, tayo na. Pinagaling na kita physically, pinagaling na kita spiritually. Ngayon naman, papagalingin na kita spiritually. Kaya ikaw na nasa banig ng karamdaman, sasabihin sa'yo ng Diyos ngayon, tayo ka na. Pinagagaling na kita sa pangalan ni Jesus. And after nun, sabi ko, ligpitin mo na higaan. Bakit? Huwag ka nang bumalik dun. Kung nagkamali man tong paralitiko to, spiritually, sabi ng Panginoon, huwag ka nang bumalik dun sa kasalanan mo. At kung may sakit man ito sa kanyang katawan, sabi ng Diyos, huwag ka nang bumalik doon sa higaan na yan. Hindi mo na kailangan itong hospital na to. Hindi mo na kailangan yung higaan na yan sapagkat tatayo ka na, pagkagalingin na kita. And then, anong sabi ng Panginoon sa uli? Umuwi ka. Bakit? Kasi ang gusto ng Diyos na makilala yung kanyang kapangyarihan, na after ka pagalingin ng Diyos, tumindig ka, go back to your base, go back to your family, go back to your home. Upang nang sa ganun, kung paano kang pinagpala ng Diyos, kung paano kang pinagaling, kung paano kang pinatawad, ikikwento mo tulad sa mga tao na kapaligid sa iyo na ikaw na minsan na paralyzed, na paralitiko, minsan ka nagkamali, muli kang pinatawad ng Diyos at muli kang itinayo. Ano man ang prayer mo ngayon sa araw na ito, kung special intention yan kapatid sa mga nasa banig ng karamdaman na karatay, hindi titigil ang Diyos magpagaling. Tulad ng ginawa niya sa paralitiko, pinatawad niya at pinagaling niya ito. Let us pray, kapatid, sa pangalan ng mga anak at ng Espiritu. Amen. Thank you, Lord, sa message mo sa araw na ito na pwede pala kami isang paralitiko o pwede pala kami na katulad ng mga kaibigan ng paralitiko. Na kami pala ay pwedeng magdala ng mga sugatan, ng mga may sakit, ng mga makasalanan sa iyong harapan. Upang nang sa ganun,
sila ay makaranas ng pagmamahal mo, ng pag-ibig mo, ng pagpapagaling mo. Thank you, Lord. At sa pangalan mo ngayong Jesucristo, tinataas ko po, tinataas po namin ang aming mga kamay, hipuin mo po ang lahat ng tao na nasa panig ng karamdaman. Heal them, Lord, in the mighty name of Jesus. Patawarin mo sila sa kanilang pagkakasala upang nang sa ganon, sa kanilang paggaling, sa kanilang pagtindig, tatayo sila na may kasiyahan, na may pagpupuri sa iyo, at isisigaw nila sa buong mundo, sa pagsisigawan nila na ikaw ang Diyos na nagpagaling noon, na nagpagaling sa paralitiko at magpapagaling muli sa kanila. Ito po ang samot na langin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Mula po sa Makati City Police Station at sa ilalim ng pandila ng Pinag-isang Puso Catholic Charismatic, bumabati po ang inyong lingkod, Just Hold the Line, Police Senior Master Sergeant Raldimones. God bless us all.